Sa iba pang tampok na balita, isinagawa ngayon ang paggunita sa 36 na National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Ito ay sa panguna ng Department of Foreign Affairs. May kabang ulat si Marj Wamar. Pinangunahan ng Department of Foreign Affairs katuwang National Council on Disability Affairs ang 36 na National Disability Prevention and Rehabilitation Week na nagsimula ngayong araw. Dumalo rin sa nasabing pagdiriwang si Vice President Jejo Marbinay. Layo na nasabing pagdiriwang na may temang talino at paninindigan ng mga taong may kapansanan, pasaporte sa kaunlaran, na pauna rin ang talento at kapabilidad ng mga may kapansanan upang mapalago ang antas ng kanilang pamumuhay. For almost four decades now, the country's staunch advocacy for the full participation and equalization of opportunities, as well as of the promotion of the rights and privilege of persons with disabilities, have been a top priority of the Philippine government. Their generations should remind us that while disability may impose limits on a person's mobility, it in no way diminishes the power of a person's heart. Magkakaroon ng mga patimpala katulad ng National Quiz Contest, Photos and Paintings Exhibit, Skills Competition at marami pang iba. Ito sa NDPR natin, pagkakataon namin ito every year to show talents and concrete contributions in today's economy. Hindi yung traditional, but you would note in the different activities, even in IT, humahabol na rin sila. Samantala, sa kabila ng kapansanan sa pandinig, ilan lamang sina Lolo Jose de la Cruz at Dennis Balan sa mga nagbigay ng karangalan sa bansa sa ginanap na 6th International Abilintic sa India noong 2003. Dalawang gold medals ang naiuwi ni Lolo Jose sa oil at watercolor painting category. Bronze medalist naman si Dennis sa photography. Si Rafael naman, pasok din sa top 10 sa photography sa parehong patimbalak na ginanap naman sa Seoul, Korea nito lang 2011. Payo nila sa mga katulad nilang PWDs. Wag na wag po tayong bibigay. Kaya po natin yan, just strive hard lang po tayo. Kasi po sa buhay po, wala pong shortcut sa buhay. Talagang ini-strive po natin para maabot natin yung success natin sa buhay. Ang NDRP ay tinuturing na pinakamalaking pagdiriwang simula pa noong 1979 upang mapalawak pa ang kalaman ng publiko hinggil sa kalagayan ng mga PWD sa bansa. Ako ang inyong kaibigan, Marj Wamar para sa Newslight.